yung top performing investment funds. Ayan, ng 2021. Hello mga ka-Arky, kamusta? Ayan, hello. Welcome sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel, and yes. Matagal-tagal tayong walang ano no, mutual fund performance, and yes. Na-miss ko yung performance. Oo nga, kasi medyo naging busy tayo sa mga iba't ibang bagay during the pandemic, but we're here. That's and right. We're coming back with the new videos starting this week, and also yung mga live stream natin ano no, magsisimula na. Right. So for today we will be discussing or sharing with you yung top performing investment funds. Ayan, ng 2021. May kagat nabi pa talaga. Oo nga. Okay, so welcome sa ating performance review ng mga iba't ibang investment funds in the Philippines. So both mutual funds and UITF. And this is the overall performance, yes, for 2021. Ayan. Mm-hmm. So ano bang unahin natin? Mutual fund or UITF? Alphabetical. So M, mutual fund. So mutual fund, and ano pa yung mga categories natin for mutual fund? Okay, for the first category, punta muna tayo sa mga stock mutual fund na subdivided into two categories. Ay, three categories pala, no? Kasi category 3 isa lang naman eh. But of course mga ka-Arky, pag sinabi nating stock funds, ito yung naka-invest sa stock market. Pero hatiin natin sa dalawa kasi may mga actively managed or na stock or equity funds na kumbaga si fund manager yung talagang active no na sa mag-i-invest ganyan, at merong index tracker yung sumusunod lang sa galaw ng stock market ng index. So para hindi tayo apples to oranges, hiniwalay natin. So yeah, let's start with the actively managed stock or equity mutual funds at number 3. Okay, at number 3, congratulations to Phil Equity Alpha One Fund Incorporated at 4.62% for 2021. Oh, hey, congratulations. Number 2. And number 2, nako, malaki ang difference no from 4%. Ito, 14%, but still with Phil Equity Dividend Yield Fund. Yan, number 2, 14.2%. And nako, ito nakakatuwa no and nakaka-surprise. Ang laki rin ng difference. Ang laki ng difference. Number 1. Yes, number 1 with a full year 2021 return of 26.36%. Wow. Wow talaga. 'Di ba? Goes to Atram Alpha Opportunity Fund. Yay. Wow at yay, kasi meron ako ano Atram Alpha Opportunity Fund. Hoy, congratulations. Yes. Nako. So, good. Baka nag-isip yung mga ka-Arky, bakit sobrang laki ng difference? Kasi these are actively managed funds. So yung fund manager, that's right, meron silang ano, meron silang binabuy and sell actively throughout the year. So right, talagang ano, medyo malaki yung agwat, no? Kasi it was a pandemic year, a lot of things are uncertain. So talagang lumalabas din yung ano no, yung strategy ng bawat fund managers. Yes. And then the skill as well, no? The skill as well. And bukod pa doon, ang Atram Alpha kasi, not just only that, no? Not just the skill, but also on the stock picks and then the style of the fund. Kasi itong, should we say, yung like itong Atram Alpha natin, ang alam ko is, ang mga pinipili niyang stock is yung mga second liners at least, or even mga third liners, yung mga alpha stocks talaga. Sabihin na lang natin, hindi ito yung mga usual na blue chips na malalaking company. Diba? Kasi pag malalaking company, medyo mahirap nang gumalaw yan. So ito yung mga mas maliliit, you know. So kumbaga kung mas maliliit, then you can buy and sell them more. You can be more agile with them. Kasi syempre pag malalaki, mahirap nang i-unload yan eh. So I think yes, it's also a factor, no? It's also a factor in
this very impressive performance for 2021. Yun, nako. Congratulations sa Akram. And next category. Next category natin is the index tracker. The index tracker mutual funds. Okay. Number three. Okay. Number three is, oy, galing ah. Consistent. It's 0.2%. 0.2% for 2021. It's PhilEquity. It's PhilEquity. MSCI Philippine Index Fund. Congratulations. At number two, okay, is Philippine Stock Index Fund Corporation at 0.39% for the full year 2021. And number one sa index tracker natin is PhilEquity PSE Index Fund, PhilEquity pa rin at 0.56%. So, congratulations. So, ang tanong, Renzi, bakit iba-iba yung performance nila? Although, sobrang dikit. Index tracker eh, no? Oo, well, for one, no, ang alam ko kasi, si MSCI, ibang classification ng index ang kanyang sinusunod. Not the usual PSEI. Okay? Apart from that one, so, sabihin na lang natin na pareho ng tinatrack na index si PhilEquity PSEI and Philippine Stock Index Fund Corporation. Well, there's also the difference in management fees. So, syempre, kung mas maraming management fee mo, then it kind of eats up on your return, no? And apart from that one, syempre, pag movement ng market kasi yan, saka with the dividends na pumapasok, sometimes, you know, minsan naiiwan yung cash sa fund, so medyo nagdadrag ng performance, may ganun din factor. Or saka minsan, pag ano, no, nagre-rebalance yung index, hindi rin naman ganun sila kabilis na mag-adjust na that's right. Tatanggalin na natin itong mga shares na to kasi tinanggal sa index itong company na to. So, ano siya, no, may mga subtle factors. But at the end of the day, because all of them are index trackers, hindi naman sobrang laki ang magiging difference. Kaya, that's right. We advise na if you want to invest on an index fund, ang isa sa mga considerations is yung convenience for you. Kasi as you can see, hindi naman siya ganun kalaki ang difference. That's right. Oo. Oh, eh, kasi like, kunwari, sabihin na lang natin, no, mag-top up ka, regular investing na 1,000 pesos, eh, yung 0.56 saka 0.39%, magkano, ano bang difference yan? 56 minus 39, that's 0.17%. Eh, ano ba yung 0.17% ng 1,000 pesos? Times 0.17%. O mga ka-RK, that's just 1 peso and 70 centavos. Oo, 1 peso lang. Di ba? Parang hassle pa na. Lang kung saan convenient sa'yo. Exactly. If you're specifically looking for an index fund. Okay. That's next right, category that's tayo. Next category, a class of its own kasi ito yung nag-iisa lang, no? This is the category ng exchange-traded fund so far. Nag-iisa lang sa market natin. Number one and the only one that's First Metro PhilEquity Exchange Traded Fund at 0.67% for the previous for hindi rin galong kalaki. Right. That's right, no. So yes, if you might also ask ano bang kaiba nito eh, nagta-track din ng index to. Well, ang ETF kasi you can trade within the day, parang stocks. Pwede mong i-buy and sell within the day ang ETF. Yung normal index fund is end of day pricing. So kumbaga, hindi ka makaka-trade within the day. Yon. Sige, punta tayo sa ano? Next balance category. Fund. Yes, balance fund. At number three, okay, congratulations to First Metro Save and Learn Balance Fund at 0.94%. Yan, 0.94% for 2021. Number two, oy! From First Metro pa rin. Congratulations. Nakakadalawa ka na. Ito, malaki agot, ha? 4.04%. It's 4.04%. It's the First Metro Save and Learn Focus Dynamic Fund. Yon. Okay. And at number one, it's Sun Life's Prosperity Dynamic Fund at 5.85%. Congratulations. Ako, congratulations, Sunlight. Oo, and First Metro. Insight lang, no? Itong First Metro
Focus Dynamic Fund and Sun Life Prosperity Dynamic Fund. Di ba may mga, if you remember mga ka-Arky, meron tayo na napag-usapan natin na isang dynamic fund. Oo, yan yung galaw. Yun ang style. Yeah, they're a balanced fund. Pero since dynamic sila, these funds can swing full equities or full fixed income depending sa outlook at performance ng market. So kumbaga, pag maganda ang fixed income, okay, edi fixed income tayo. Pag maganda equities, equities tayo. So it can really fund on autopilot kasi ang ordinary balance fund 50-50 lang at most siguro 60%. Pero ito since it's dynamic that way, parang isa swinger fund, di ba? Parang sa swinger. Ayun. So outperform sila. All right, nako. Congratulations kay Sun Life, nako. Congratulations. So next type of fund tayo. Right? Punta naman tayo sa bond fund. At number 3 is Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund at -0.77%. Number 2, ay, congratulations for having a positive return on a very, very challenging fixed income environment. ALFM Peso Bond Fund at 0.87%. Okay. Mm-hmm. And number 1 is Coco Life's Fixed Income Fund at 0.9%. Yes. So, kung babalikan nila yung mga fund performance videos natin, nung 2020, talagang ang laki na kinita ng bond fund, no? Pero yes, that's right. Negative yung mga equity fund. Equities. That's for 2021, right. Nagbaligtad, no? Napakaliit ng kinita ng bond fund. Mm-hmm. Pero hindi naman ganun kalaki yung negative niya. Tapos ang talagang malaki ang kinita ay yung equity fund. So this is an important reminder na talagang dapat ay diversified tayo para any market condition, hindi na masyadong volatile yung overall performance ng portfolio natin. So yes, this is naghihilahan sila. Yes. Hindi pala naghihilahan, nag-aangatan. Ano ba tawag doon? Tama na rin, no? They lift each other up. Yeah, parang ganyan. Yes, that's right. Oo. And of course, huwag natin kakalimutan, okay, ang money market fund. Yan, tatatlo lang sila. So number 3 is First Metro Savener Money Market Fund at 0.94%. Okay? Mm-hmm. Number 2, pumapangalawa si ALFM Money Market Fund at 1.07%. And number 1 is, congratulations, Sun Life Prosperity Peso Starter Fund at 1.45%. Alright. Wow. Well, congratulations. Oh. And as expected, no, maliit yung return pero positive naman, which is what money market funds are really known for. That's right. Kailangan mo ng taguan ng pera in the short term. Ayan, isa sa mga candidates yung mga money market fund. Yes, yung mga emergency fund din nyo, yan, pwedeng ilagay dyan. Pwede, yung mga kailangan yung travel fund for next year or 2 years, you know, from now, magandang taguan ng money market fund. Ngayon, mapapansin ninyo mga ka-Arky, bakit ganun? Money market fund, di ba? Parang natalo ang bond fund. Di ba? Kasi usually pag fixed income, oy, bakit, di ba? Usually mas taas. Well, kung babalikan natin, 2021 was a very 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 challenging environment for the fixed income funds, lalo AKA mga bonds. Well, bakit? Number one, mataas pa rin ang inflation. Okay? Pangalawa, okay, there's this Fed tapering and hiking of interest rates. And alam naman natin, no, kasi typically and normally merong tinatawag na spread, no? Spread, what is that? Yung tipong halimbawa 2% ang US bond, ang Philippines, sabi natin kunwari lang na illustration purposes 5%. So there's that 3% difference or what we call spread, and typically na-maintain. So pag nag-akyat ng interest rate ng US, ang Philippines aakyat din. Kasi parang may risk premium. Oo. So kaya, ayun, no, with all of these talks of Fed tapering and hiking rates na mangyayari ng 2022. So, ayun, hindi maganda and challenging ang fixed income. In fact, apart from the top 3 ng bond fund, lahat negative. Mm. Lahat negative.
Oh, yes. Okay. And I think lang, no, this is my ano, my personal opinion. Okay, and mga nakakausap na rin natin ang mga fixed income fund managers. 2022, since my Fed rate hike, medyo mataas pa rin inflation, then challenging year pa rin for bond funds. Challenging pa rin year pa rin for bond funds.